Kahapon po ay binuksan po ang pinto ng jubileo ng parokya ng St. Martin sa Gabunoy. Pagdiriwang din po yan ng kanilang kailangan taon bilang pamayanan ng bilang parokya. Ngayon po po din po sa inyo na sinuwanan niyo naman ng isang taon na ngayon naman ay kahit papano ay nakasaklaw sa kailangan taon ngayon. Pagsasara naman ng pinto ng jubileo, pinto ng biyaya. Alam natin ng nakaraang taon, pinaliwanag po na ang pagbubukas ng kahit anong pinto ng katedral o ng simbahan ng isang parokya ay simbolo ni Jesus. Si Jesus ang pinto. Kaya ang nakaraang taon, sama-sama po tayo pumasok sa isang pinto ng jubileo. At alam natin ito yung isa sa rayon at tayo darito pa rin bilang isang pamayanan. Tayo bilang parokya ng San Sebastian ay nagpupuri sa Diyos dahil sa biyaya ng 25 taon. Naibahagi ko kahapon sa pagdiriwang din ng pagbubukas ng jubileo ng St. Michael sa Gabunoy ang tatlong napakaganda ng mensahe ng pagdiriwang din ng dakilang kapistahan ng Dalaglasang Tatlo. At kaya ko ibahagi po sa inyo, pagbabalik ka na rin at sabi na pagharap sa mga hamon ng inyong pamayanan. Tatlo pong salita na maituturing pong mensahe din ng ating mga pagbasa. Yung una po ay kasasalamat. Mapapansin mo sa ating unang pagbasa, diliwanag ni Moises sa bayang Israel na noon pa man ay itinakda na sila ng Diyos na piniling bayan. Nakikin po natin na sinabi ni Moises sa mga Israelita, kayo ay sabi na pinalaya mula sa Egypto at dinala sa lupang pangako. Para pagal ang pagunita dito ay pag-udyok sa kanila na magpasalamat dahil ang Diyos ay kailanman hindi nagkulang sa kanila. Ito din po yung ating dapat tignan sa pagdiriwang ng 25 taon. Pinili kayo, hindi ng pagdilasin, pinili kayo, hindi ng inyong pura paroko, ang pumili sa inyo ay ang Diyos. Pinili kayo mag-isang bayanan at 25 taon ng biyaya dapat pagpasalamat sa maraming nagana. Maraming biyaya na hari, maraming biyaya na reliyoso o pasyon, reliyosa, maraming biyaya ng mga lingkod sa ugasan ng Panginoon. Maraming itong nagana dito sa ating parokya. At sa totoo lang, dapat tayo magkaroon ng puso na nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayaan. Yung ikalawa po, no? Ay sabi na minsan naman ng ating ikalawang pagbasa at yung pagkakaisa. Sabi po, no, ng sulat ni Apostol San Pablo, dahil sa Santisima Trinidad, dahil sa banal na San Pablo, pinagbukul tayo ng Diyos. Pinagkaisa tayo. Paano nangyari yun? Hindi ba na? Ang Diyos, ating Ama. Natatawag natin siyang Aba, Ama. At tayo ay kanyang mga anak. Ito'y dulot na biyaya ng sakramento ng dunia. At dahil dito sa biyaya ito, tayo mga anak ng Diyos. At panituturing na kapatid, ang kaisa-isang bugto na anak ng Ama, wala iba kundi si Jesus, ang Diyos Anak. Ang Diyos Espiritu Santo ang nagbigay sa atin na katauhan, na suma sa atin para tawagin Ama ang Diyos at kapatid si Jesus. At sabi nga, tayo lahat, sabi dito sa ating dalawang pagbasa, tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi po ba malaking biyaya? Tayo'y pinagkaisa ng banal na San Pablo.
Ang alam mo, itong pagkakaisang ito ay dahil sa Santisimang Trinidad. Kung meron hamon at pinatutunayan na nagpapasalamat tayo sa Diyos, dapat tayo ay nagkakaisang pamayanan sa pagtanaw pagkatapos ng 25 taon. Di ba nakakalungkot na sitin kung pagkatapos ng pagdurihong ng Jubileo ang mangyayari sa parokya, magkakawa ng mata, magkakaliwa ng balay, magkakasira-sira, hindi maganda ang pakipag-ugnayan. Ang hamon po, magkaisa tayo. Magkaisa tayo, lalo sa pagpanaw sa bagong bukas. Aalis si Father Marina. Meron kami bagong pura parokya, hindi ba? Si Father Marina, darating po dito. Kung ano ang naipunla sa pamagitan ni Father Yang, ito pagpapatuloyan ni Father Yang. Pero kailangan magkaisa kayo para lahat ng programa pastoral ay lalo umusad at lumago sa tulong at awa ng Banal ng Santa Diyos. Sunod hamon at ito'y nasa saan sa ating Ebanghelyo, ito'y yung pangako. Bakit pangako? Di ba, tinawag ni Jesus ang mga apostol at binigyan sila ng misyon. Binigyan niyo ang lahat ng bansa sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero ano ang buong salita ng Ebanghelyo? Sabi ni Jesus, tandaan niyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ang pangako niya. Napakagandang pangako sa pagtatapos ng 25 taon ng pagdiriwang. Ang pangako na hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi ba may kasabihan? Walang iwanan. Pero ang totoo lang, at sa totoo, tayo na iiwan. Ang pangako ay tayo iiwanan. Paparoon ka, kalimitan, hindi ba? O sige, makakala ako, naiiwan ka. Bagay-bagay mo, di ba? Iwanan na kita. Pag ganyan ka kabagay ng lakad, wala tayo nararating. Sabay tayo. Yan sabi ng Panginoon. At ang pangako niya, hindi ko kayo iiwan. Kasama ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Ito ang pangako para bigyan tayo ng lakas ng loob na magpatuloy sa lahat ng gawain ng pinagkatiwala ng kailan ng bakal. Maraming pangamba, maraming mga takot, maraming mga namin. Pero dahil sa pangako ni Jesus, di tayo dapat mag-ako. Di tayo dapat mag-amba. Lakasan natin ang ating kalooban dahil hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng paranakan ng kanyang Espiritu. At sa salamat, pagkakaisa at pangako. Napakaganda po ang mensahe sa pagdiriwang ng Kapistahan ng Banal na Santa Diyos. Kaanawa po sa pamamagitan ng San Sebastian, sa tulong at awa ng poong nagkapalo, tayo ay lumago bilang pamamagitan 25 years and beyond. At alam natin, ang Diyos, pagbubunahin tayo, sisip, lignin, kumakapal. Amen.